Alright, welcome to another video. Ito, nababalik ko na si Octavia. Patapos na tayo magbalik. Nga, naalala ko, since nagbigay ako ng mga tips on paano magbaklas, magbigay na rin tayo ng tips kung paano magbalik. In particular, dito sa CF Moto 400NK. Ang ginagawa ko, ito ha, like I said, there are 99 ways to skin a cat. So, maraming paraan para gawin ang isang bagay. Ito yung paraan ko. Pag binalik ko yung fairings, sinasalpa ko muna yung mismong fairing, dalawa. Okay, nga pala ito. Ito muna. Yung front plastic, yung front cowl. So, inialagay ko muna yan. Tapos, ina-align ko siya ng ayos. Nihigpitan ko na siya. Ngayon, yung fairing, pag sinalpa ko, hindi ko muna tuturnilyuhan. Sasalpa ko lang. Titingnan ko lang kung may loose part or kung merong problema. May maluwag ba? May malaking gap ba? Tapos, yung mga clips nito, hindi naman siya nakakatakot. Huwag kayong matakot. Itulak nyo lang. Papasok yon. Ang mahalaga, ito yung clip dito. Para mas madali ang buhay, actually, mas magandang ikabit mo na tong fairing na to bago ikabit to. Which is, ibig sabihin, tanggal pa yung upuan. Pero pwede naman dukutin. Kasi yung clip dito, yung nag-aangkla dito na clip, kailangan siyang i-slide in, backwards, up. I mean, didiskartehan nyo na lang. Yun lang ha. Unahin nyo tong clip dito. Didiskartehan nyo na lang. Tapos, yung main retention stud dito, tinutula ko lang yan. Walang problema doon. May mga retention studs dito, tsaka yung lineup ng butas dito. Then, ang gagawin ko, ito yung unang-una kong ikabit, yung 5mm Allen. And then, yung ibang mga bolts, ikinakabit ko muna ng finger tight lang. Kasi kung hindi yan mag-finger tight, ito katulad nito, kung hindi yan mag-finger tight, tapos babanatan mo ng power tool o kaya ng wrench, baka mas trip mo yung bolt. So, I make sure na papasok yung bolt just using finger pressure. Finger lang muna bago yung main. Finger muna. Okay? Finger muna. Tingnan natin kung papasok yan. Katulad niya, no? Ayaw niyang mag-line up kasi hindi naka-line up yung butas. So, ito ah, ayusin ko to. Ilaline up ko siya ng maayos. Kung babanatan ko agad to ng power tool o kaya ng wrench, baka mas trip ko yung ayun, tumama na siya ngayon. Okay na siya. So, may isa pa dito. Ito yung naging problema pag yung hindi ko, ito, yan o, naputol na yan, no? Putol yan, no? Naputol na yan. Kasi nung una, yun yung isa sa mga pagkakamali ko, binanatan ko agad ng wrench, tapos, may resistance. Hinigpitan ko pa lalo. Yun, boom! Nag-crack. Kasi hindi pala naka-align yung plastic. So ngayon, putol yan. Pero hindi naman siya nasira. Okay pa naman yan. Ito, naka-hand tight rin lang to. Tapos ngayon, pag nailagay ko na lahat yung bolt, saka ako ngayon siya hihigpitan. Meron pang dalawa. Sige, pakita ko sa inyo. Ito, yung nawala yung screws dito, ang ginawa ko na lang, kinuha ko yung sa Vios, yung kanyang push fastener. Ito, para may kabit, itutulak mo muna yung stud palabas. Tapos ipapasok mo yung pinaka... Kung may Vios kayo, malamang alam nyo na to. Ipapasok nyo lang, sasalpak nyo lang siya, then... Yun, push. Yan, secured na siya. Diba, social. Social lang ang aking big bike, ang fastener galing sa kotse. Ayan, so DIY na lang yan. Pinaluwag ko na lang yung butas niyan kung nakikita, hindi niya nakikita. Madilim. So ipapatong ko lang yan dyan. Ayan, tapos, push. That's it. Sana ganyan na lang lahat ng fasteners, anak ng tinapa. Kasi fairing lang naman yan eh. Ngayon, kung hindi kayo maselan tulad ko, salpak-salpak na lang lahat yan. Lalo na, halimbawa, kung nasa karera o nasa track riding or what, pag na-sumemp lang tapos papalta ng parts, salpak-salpakan na lang yan. Ang iba nga, sinizip tie na lang eh. So, ngayon, para sa mga masiselan, then you really have to find a way on how to do things properly. Ika nga nila is, do the right things the first time. Yung sa unang banat pa lang, sabi na dapat. Kaysa sa, may mga sinasabi nga nila na
mga measure twice, cut once, mga ganyan. Ang ibig sabihin ng mga ganong kasabihan is, anuhin mo natin, alamin mo natin ang ginagawa natin, gawin natin, tapos gawin natin siya ng tama the first time. Parang walang connection yung sinabi ko. Okay? Anyway, naghihintay na yung lulutuin kong tanghalian. Teka na. Okay. Okay, okay lang ako dito. So, higpitan ko na lang lahat siya. And then, later, pagkatapos ng aking house chores, ay tayo'y makakapag-ride dahil maganda ang sikat ng araw. Alright, thank you so much for joining me. So, this is the last video muna ng mga buting-ting series. Tingnan natin sa susunod. Nakapila ako na maglinis ng brake calipers sa unahan, saka sa likuran, of course. Brake calipers, nakapila yan. Nakapila ang... ano ba? Yung chain cleaning, nagawan ko na yan eh. Chain adjusters, nagawan ko na yan ang video. Brake calipers tayo, nakapilang sunod na maintenance ko. Brake calipers, hindi ko lang alam kung isasabay ko yung changing ng brake pads o brake caliper cleaning muna tayo. Abangan nyo na lang dito sa Man Cannot Ride. So, for the first time ever, sasabihin ko sa inyo na if you like what you see in this channel, then maybe you can consider subscribing. Para naman, palagi kayong ma-notify ng mga uploads ng Man Cannot Ride. At syempre, ano masasabi? I-click nyo yung bell. Hindi ako sanay dito. I-click nyo yung bell icon daw. Kasi parang pag nakaklik yung bell icon, nanonotify kayo sa face sa YouTube. Pagbukas nyo yung YouTube, meron kayong notification na, oy, nag-upload si Man Cannot Ride. Ayun. Eh, ako naman regular nag-upload halos araw-araw o linggo-linggo talaga nag-upload ako. So, but anyway, pakiclick na lang yung bell icon kung gusto nyo. And then of course, I would really appreciate it kung makikita ko na meron kayong interaction with me sa comments. Kung meron kayong feedback, suggestion, or violent reaction, ilagay nyo lang sa comments. Or kung nahihiya kayo sa YouTube, isend nyo sa akin sa Facebook Man Cannot Ride page. Or kung alam nyo yung number ko, tawagan nyo na lang ako. O kung alam nyo yung bahay, puntahan nyo na lang ako dito, tambay tayo. Okay? And then of course, if you like the video, baka pwede pakiclick yung like. Kung like nyo pa rin yung video, pero trip nyo yung i-dislike, i-dislike. Sige, gawin nyo kung anong gusto nyo gawin. Hindi ako sanay ng ganito. Nagsasabi ng ganito. Like, subscribe, bell, ano ba? Like, subscribe, bell icon. Ano ba ba? Notifications, ano ba ba? Ayun, sige. I will see you on the next one. Dito sa Man Cannot Ride. Alright, ride safely.